Hello, ka-OFW. Kamusta po kayo? Gaganti ba ang bansang Israel? Actually, may plano na po sila. Kaso itong Iran, nagbabanta na naman. Kapag daw nag-counter-strike itong bansang Israel, makakatikim daw ito ng never-before-used weapon. Ano to, nuclear? Nuclear na ba to? Pwede, siguro, di ba? Kaya itong mga war cabinet dito sa bansang Israel nag-meeting kahapon. And masusing pagpaplano kasi ayaw nilang madamay ang mga civilian sa Iran. Marami kasi mga Iranians ang ayaw sa kanilang gobyerno. Kaya talagang masusing pagpaplano kung paano mag-counter-strike ang bansang Israel laban sa Iran. Kaya ang una daw tatargetin ng mga Israeli ay yung mga Islamic regime asset ng Iran. Like yung mga nuclear sites, yung mga factory ng suicide drones, military base, pati daw yung oil refinery ng Iran para daw mapilayan ang ekonomiya ng Iran. And kasabay noon, gagawa din sila ng assassination. Alam naman natin kung paano kagaling, yung mga Israeli pagdating sa assassination. Kung naalala niyo yung pag-assassinate nila sa Beirut, Lebanon, kung saan napatay nila yung isa sa pinakamataas na leader ng Hamas, kung sino lang ang target nila, yun lang ang kanilang titirahin. Yun, kasabay nito, maliban pa dyan, gagawa din sila ng cyber attack. Itong cyber attack, bago pa nila inilabas na ito yung plano nila, may naririnig na kaming haka-haka. Galing sa mga Israeli, ang gagawin daw ng mga IDF ay yung win-work out daw nila, yung GPS. Yan. Kasi, ang GPS daw, ang mga missiles daw, gumagamit ng GPS for accurate targeting. So, win-work out ng mga IDF sa mga technology, yung mga magagaling sa technology, itong GPS para daw ma-reverse yung mga missiles. Ewan ko kung gaano katotoo ha. Pero FYI lang, ang Waze, isa pong Israeli ang naka-imbento nito. For information lang. Yun, ganito ang plano ng bansang Israel laban sa Iran. And dito naman tayo sa Gaza. Ang hirap ng kalagayan ng mga IDF dito sa Gaza. Until now, hindi sila maka-move forward or makapasok sa Rafah border. And itong mga Hamas, nagbigay sila ng deal eh. Na palalayaan daw nila yung 20 hostages sa loob ng 6 na linggo. Sipin mo, 20 hostages lang, 133 pa rin yung hawak nilang hostages eh. And kapalit nun, ipu-pull out daw yung military sa Gaza, yung mga IDF, aalis daw sa Gaza. Hindi naman pwede yun. E di hindi nila na-fulfill yung kanilang agenda sa Gaza, diba? Kaya ang hirap ng sitwasyon ng mga IDF sa Gaza, lalo na may mga hawak na hostages ang mga Hamas. Yun, dito naman sa norte, sa Lebanon, sa mga Hezbollah, kanina may drone na bumagsak and sumabog, 6 yung sugatan, 4 yung nasa critical condition. Yun, 6 na IDF yung sugatan. Magulo yung sitwasyon ng bansang Israel. Kaya kailangan ng prayers. Ipanalayan po natin na maging maayos ang lahat. Ito yung latest today sa bansang Israel. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.